Pinagpaliwanag ng Senado ang ilang ahensya ng pamahalaan hinggil naman sa nangyaring matinding pagbaha sa Metro Manila nang nanalasa ang habagat at bagyong Karina sa bansa. May ilang nakikita namang problema ang DPWH lalo na sa mga ilog. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Daniel. Yes, Aljo, sumalaw na rin sa investigasyon ng Senado ang nangyaring mga pagbaha sa Metro Manila dahil sa bagyong Karina at hanging habagat. Umarap ang mga kaunin ng gobyerno kabilang na ang Department of Public Works and Highways. Isa sa nakikita ang problema ni Secretary Manuel Bunoan sa mga ilog natin sa bansa ay ang kawalan ng dredging at desilting operations. Isa raw ito sa dahilan kung bakit umaapaw ang mga ilog. Narito at balikan natin ang mga kaganapan sa pagdinig. That over the years, no, over the years, there has not been any dredging and desilting operations that were carried out in the principal rivers all over the country. And this is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. So ngayon, ito yung patche-patche na tinatawag natin na flood walls na ginagawa for the time being. Yun yung sinabi kong bumili kayo ng maraming dredger para ma-dredge natin yung ating mga floodways. At naging effective, in fairness, naging effective po yan sa Cavite. Ang bilis ng labas ng... Mr. Chairman. Ang problema ngayon, bumagyo, bumaha ulit. Silted ulit. Kailangan i-dredge ulit yan. Pero Aljo, puna ng ilang senador na naaabuso rin umano ang programa para sa dredging. Kaya ang naging solusyon ay bumili ng dredging equipment. Pero sabi ng DPWH, ang nadatanan lang nila ay mga lumang dredging equipment. Kunyari, nagde-dredge pero hindi na naman nasusukat kung ano talaga yung nade-dredge. So ang naging solusyon was to buy dredging equipment. So siguro magandang malaman kung ilan na ba yung nabili dredging equipment. Right. Sige, Secretary, you may answer. Para... I think ang nadatnan lang po namin is actually yung mga old dredging equipment, Your Honor, and we wanted to rehabilitate some of them and we wanted to maintain some of them. Pero So wala akong nabili new? Di ba, Secretary, yan yung inabiling ko sa inyo na bumili tayo ng bago para may pamigay natin sa mga binabahang... Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Naglagay kami ng budget pero nawala rin. Nawala. Kasi alam ko eh. Duterte admin ho, walang nabiling dredging equipment? I'm not... Meron yata. But okay, you just submit to the committee yung aging ng mga dredging equipment. Yes. We did not have enough even to maintain the dredging equipment at this time. Samantala, Aljo, sa pagdinig, isa-isa ring binanggit ni Bunoan kung ano-ano yung mga instructions ng ating Pangulo hinggil sa flood mitigations. Control management program should be done holistically and in an integrated manner. In other words, kailangan po yung everybody will have to dance the same tune. Right. In implementing the flood master plans and everything, and the president has specific instructions to the department actually, na instead of letting the flood waters coming from the watershed, pwede ba at this point in time pigilan na ninyo yung mga pagdalo ng flood waters doon pa lang sa watershed. And this is what we will integrate. At the same time, the President has also instructed us that doon sa mga flood control projects that we are undertaking on the local flood control program, to integrate already water impounding facilities. Samantala, Aljo, sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa yung pagdinig at ngayon ay binubusisi naman ng mga senador yung usapin nga doon sa reclamation project. So tinatabayan natin kung ano yung magiging sagot dyan naman ng DENR. Aljo? Okay, sige. Maraming salamat, Daniel Manalastas.